Ang mga bispo ay kumukuha po ng nectar sa bulaklak gamit po ang proboscis. At ito po ay iniimbak nila sa espesyal na bag na tinatawag po nating honeycomb. And then po, sa pagbalik po nila sa hive, ipapasa po nila ito sa ibang bees. Ito po ay tinatawag na prophylaxis po. Yun po ay paglipat ng nectar sa ibang bees papunta sa isa. Sa proseso po ito, nadudurog po ang ating nectar at nasasama po sa enzyme. Ito po ay mako-convert into sugar sa nectar and then sa honey po. Pagkatapos po, iimbak po nila ito sa honeycomb, kung saan po i-evaporate po ito ng mga bees gamit po ang pagwagayway ng kanilang mga pakpak. And then pagkatapos po, seselyuhan na po ito ng ating mga bubuyog. And then para po mapanatili ang sariwa nito. Ang paggawa po ng honey ay mahabang patuloy na proseso po mula sa ilang araw hanggang ilang linggo. Depende po ito sa kalagayan ng panahon and then sa supply po ng nectar at saka sa kalusugan po ng kolonya. Pag po maganda ang panahon at marami pong available na nectar, maaari pong makagawa ang bees ng honey sa loob ng isang linggo. Po ay iniimbak sa honeycomb cell. Ito po ay matatagpuan sa super o itaas na bahagi ng hive. Ang beeswax po, yun po yung ginagamit na pang seal. Yun po ay gawa nga po sa beeswax. And then po, may special po itong dimension para imbakan ng honey, pollen at itlog. Ang honey po ay handa ng anihin kapag ang lahat po ng honeycomb cell ay selyado na. Indication po ito na tama na ang pagkaka-evaporate at may tamang moisture content po para din po maiwasan ang pagkasira at fermentation nito. Upang maiwasan po ang masyadong pag-istorbo sa ating mga bees, magsuot po tayo ng tamang proteksyon gaya po ng bee suit or bee veil. Para naman po sa Apis mellifera at Apis serrana, kailangan po nating gumamit ng bee smoker. Ang pag-smoke po ay nakakatulong po ito para pakalmahin ang ating mga bubuyog habang binubuksan po ang ating hive. Mag-ingat po sa pag-alis ng mga frames na selyado na po. And then po, maging mabilis po dapat at maging maingat sa prosesong ito para hindi po sila magambala. Upang masiguro po ang delikadad ng honey, unang-una po sa lahat ay siguraduhin natin na ang kagamitan at lugar ng pag-aanihan ay malinis. And then sunod po doon ay iwasan po natin ang contamination sa honey sa pamamagitan po ng pag-iwas or hindi po hahawakan ito directly. Gumamit po tayo ng honey extractor and filter po para maalis po yung mga impurities and mga wax particles. And then lastly po, i-store po natin ito sa malinis na lagayan na may akmang selyado po para mapanatili po ang delikadad ng ating honey. Pagkatapos naman po natin itong maani, pwede po nating ibalik yung honeycomb dahil po maaari pong gamitin ulit ito ng ating mga bubuyog para pag-imbakan po ulit ng bagong nectar. And then kung hindi naman po kinakailangang ibalik, pwede po natin itong tinawin at gamitin sa paggawa ng kandila. Kasi pwede pong, yung beeswax po kasi yon, so pwede natin siyang gawing kandila or iba pang produkto. Bago po tayo mag-alaga ng laywan, unang consideration po natin ay ang lugar o site. Kung marami ba itong bulaklak o halaman. Kung kulang-kulang naman po, mahalaga po na tayo ay mag-develop ng bee pasture. Mahalaga po ang regular na pag-inspection sa ating mga bubuyog para masigurado po natin na wala itong peste at maganda po ang kanilang kalagayan para masigurado po nating maganda din po ang produksyon ng ating honey.